Ano yung pangarap yung ma-refer for the film? Yung pangarap ko, hindi lang dito sa pelikula, yung sa susunod pang, ano, yung group, yung mismong eightfold path. No? Kasi, yung pagkauha ko sa pag-arte na kasi nga, yun nga yung Pilipinas, nakakamun ka lagi sa mga karakter. Tapos sabi sa sarili mo, alam mo naman may kakayahan kang gawin. Tapos yung middle-aged woman, mas maraming karakter na gaganapan ka, mas maraming role, mas maraming karanasan ng mga middle-aged woman. So, maraming kwento. At si Archie talaga, sobrang dami ng ideas niya regarding sa mga, ano, mga kaedad na may karakter na ano. So, yung plano ko dito sa Mrs. Imea, syempre isa to na ma-appreciate sana internationally din, no? Tapos, tawag dito, kumita ng kaunti, tapos makagawa at ulit ng marami pa. So, para yung mga iba ko rin kaibigan na wala rin trabaho, na magagaling, bibigyan ko talaga sila dito ng trabaho. Tapos, yun, parang gusto ko talagang parang yung vision ko bilang artista, may bilang producer, live producer na ano nakapag-ibigay ng maraming parang katulad kay Marco, nakamun siya sa board, pero magaling siya. So, parang, kasi talaga yung kasi sa Australia siya kala na pag nagumpad sa kasi wala lang dito pala, iba hindi pala respectable, depende dun sa director, gano'n. So, kaya kinuha siya ni Archie, para ma-ending role niya, iba naman, ito, gawin mo. So, yun yung gusto kong gawin. Marami kasi artista ang gagaling, pero hindi sila nabibigyan ng role. So, yung mga susunod ko, parang kami binagawa ni Archie niya, no, pag ano, no, madaming role na ang gaganda, na hindi ko talaga sa mga hindi nakapansin, pero ang galing. Kasi parang may shortage. May shortage ba naman? Lalo na sa indie, parang sila-sila na lang makikita ko. Na kami, yung mga magagaling taga, yung mga taga-sisipin kaibigan ko, ang gagaling. Walang ka, walang ano, wala talagang trabaho. Pero, ang dami ko lang nakatrabaho, ang gagaling nila. So, nakakalungkot. So,